creatures. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I am in him, he is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done for you. Let us pray. Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon, na aming pagbulay-bulayan ngayon. At let your Holy Spirit, O Lord God, be upon sa amin upang siyang kumilos at ipaunawa, O Lord, kung anong nais mong ipaunawa sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, O Diyos, na daluyan ng iyong mga salita. Anoint my lips, Panginoon, upang ikaw ang marinig at makita. Hallelujah sa ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat. Sa iyo lang ang kapurihan, magpakailan pa man, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Babasahin ko na lang ulit. Nakakaano yung ano niya. Sino ang nakakaalala dyan sa kwan? Yung ating verse. Madalas nating ano yan, matalakay sa ating mga pag-aaral, sa mga BS. Sa mga BS natin. Yan. Nawala na, Kuya Mac. I am the vine, you are the branches. Gaya ng title kanina, I am the vine. Makailang beses sabihin ni Jesus Christ sa Bible na I am. Hindi ko siya mabilang, pero napakadami. Ang isa dyan ay ito. I am the truth. Ayan. I am. Sabi niya dyan, I am the way, the truth, and the life. Ano pa? I am who I am. I am the Alpha and the Omega. Yun. Ano pa ba yung iba dyan? I am the resurrection. Ano pa ba yung iba? I am the resurrection. Yun. Diba? I am. Si Jesus Christ ang nagsasalita dyan. Ito kaya, Kuya Mac. Dagdagan mo ng konti. Yan. Okay na yan. Okay na. Yan, wala na. Yung nabulong. Parang may nabulong. Okay. So, puntahan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito sa John. John chapter 15. Ito ay isa sa mga parable ni Jesus Christ na hinalintulad ni Jesus ang mga mananampalataya sa isang vine, o sa Tagalog ay puno. Sa isang puno. Tama ko ba? Vine. Diba yan ay puno. Ang sabi nga niya dun sa mga unang ano niyan, sa unang verses niyan ay I am the vine, and parang yung the fig tree. Yan. Si Jesus Christ at ang gardener ay si God. So, tayo yung branches niya na ano dyan, dinidescribe dyan. The essence of fruitful Christian life by faith, we must stay connected to Christ. Ayan. Yan ang sinasabi yan. What is the essence of being a branch of that vine? Dahil ang sabi dyan ay si Jesus Christ ang vine at tayo yung branches. Paglago ng bawat isa sa pananampalataya kay Kristo. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. Kagaya ng isang puno, kapag wala ng, 'di ba, pag natutuyo, parang natalakay natin kagabi. 'Di ba, yung si Ate Maribika nakapagbanggit noon. Nakapag yung mga natutuyo, pinuprun natin ang mga yan. At anong ginagawa dyan? Mga natutuyo, kagaya nga ng sinasabi dyan. Sunog. Kaya pag tayo ay hindi na mumunga, pinuprun. Yung alam niyo yung
malunggay. Oh. Yung malunggay. Di ba pinuputol yun, pinuprun yun? Kasi pagka tumataas siyang ganyan, hindi siya nagkakaroon ng sanga. Kaya kailangan, ganyan din sa mga ano, sa mga mangga. Kailangan siyang putulin. Kasi may mga ano, pag lumaki yan, may time na dire-diretso siya. Pag dire-diretso, pag hinangin yan, pwede siyang babagsak. So ang ginagawa ay pinuputol siya para magkaroon siya ng mga branches. Panibagong branches niya. So tayong mga mananampalataya ay paano tayo mamumunga kung hindi tayo ang tawag diyan, kung hindi tayo yung kumbaga malusog na branch ng isang puno. Payat. Oo. Ayan, mataba ka nga. Physically. Pero ang pananampalataya mo naman ay payat. Di ba, kuya doon? Talagang paano tayo tataba na ano bilang mananampalataya? Ayan ang sabi niyan. Abide by His commandments. Ang kanyang mga utos, ang kanyang mga commandments. And stay connected. Parang sa internet. Connection. We have to stay connected. Globe. Yun. Connecting people. Nokia pa rin. Bihira ka, bro. Nokia pa rin. Iba pa na yun. Tama na, lalabas to sa YouTube. Nako. Hallelujah. Ayun. We should stay connected. We should abide by His commandments. Ayan ang sinasabi dyan. Para tayo ay lumago at para tayo ay hindi matuyo. Dahil pagka tayo ay hindi nag-abide sa kanyang utos, ay tayo ay matutuyo at ang gagawin sa atin ay itatapon doon. Kundi susunugin lang. Ayan, pwede tayong pataba sa isang puno ulit. Yan ang mangyayari sa atin pag natuyong dahon ka, natuyong sanga, itatapon ka doon sa ilalim ng puno, magiging pataba ka na lang. And then, if you abide in me and my words abide in you, ask what you will and it shall be done for you. Yan yung kanyang pangako. Ang Panginoon, kapag tayo ay sumunod sa kanyang pangako, ay kanyang mga utos, ay anuman ang iyong hilingin, ay kanyang ipagkakaloob. By faith. Sabi nga niya dun sa una. Ayun. Abides in Him. Okay. So, ano ba yung sinasabi diyan na kailangan tayong mamunga, yung mamumunga sa atin bilang mananampalataya? Ibaba mo, Kuya Ma. Galatians. Yan. 5. Chapter 5, 22-23. Bilang isang mananampalataya, dapat mamunga sa atin yan. The fruit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Kung hindi tayo malago, ay hindi wala din yan. Hindi tayo mamumunga ng ganyan bilang mananampalataya. Hindi makikita sa atin yan kung hindi tayo connected sa Panginoon. Pero pag connected tayo sa Panginoon, makikita sa atin yan. Amen? Amen. Kagaya niyan, sa huli na lang, sa self-control na lang, napakahalaga niyan. Yung self-control na yan. Dapat makita sa atin yan, lalo na sa labas. Sa ating ano, sa ating trabaho. Dahil ang ating mga kasama sa trabaho ay iba-ibang lahi. Lalo na yung language. Kung paano sila magsalita. Yung mga Egyptian, lalo na yung mga Egyptian, akala mo galit. O kaya yung parang masyado kami na maliit. Nung una, first time ko dito sa Saudi, ma-encounter kong ganyan, akala ko ano eh, yung parang minamaliit ako o yung kasi sumisig yung pasigaw eh, parang pasindak, anong parang nakakalalaki to ah, parang ganoon ang ano eh. Pero kung wala kang self control ay talagang o papatulan mo yon or magkakaroon ka ng ano, magkakasala ka pa. So napakahalaga sa isang mananampalataya na meron yan. At dahil siguro naman sa tagalan natin dito ay alam na natin kung paano man pag communicate sa kanila. Hallelujah. And ayun nga yung sa ating panalangin ngayon, at kung meron tayo niyan ay stay connected to God. Whatever we ask
ay ibibigay naman ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At paano tayo magiging stay connected gaya ng kanyang isang uto sa gaya ng kanyang laging uto sa atin, yung commandments, yung ating great commandments, yung great ating great commission. Makikita natin yan sa Matthew 28 verses 18, 19 and 20. Si Jesus Christ ang nagsasalita diyan. Para rin itong isang vine nagsasabi sa branches, si Jesus Christ ay nagsasalita sa kanyang mga disipulo. At tayo yung kanyang pinagsasabihan. And Jesus spake unto them, saying, all power, or sa ibang salin ay all authority, is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, sabi niya doon. Or sa ibang salin ay disciple of all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you till the end of the world, or till the end of the age. Amen. Yun. Hallelujah. Hanggang doon na lang. Maraming salamat.